Hi guys, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm LJ Realista and hindi ako nakagawa ng video mga 1 week na kasi maraming naganap sa buhay ko at sana yun, sana lahat ay ma-overcome ko and nakasurvive naman ako sa mga last 2 weeks, I think na hindi ako nakagawa ng video kasi nga maraming naganap na hindi ko inaasahan. Parang di ko alam na overwhelm ata ako or yeah, siguro ano, talagang may mga pagsubok lang tayo sa buhay natin na biglang nangyayari na di natin inaasahan and at sa mga nakaraang ano sa mga nakaraang week ay kasama doon sa mga naganap ay yung paghahanap namin ng bagong tirahan and yeah, maglilipat kami and mga ano mga next week ata ay kami ano na kami ay lilipat na and yung ito ay para sa mga tao na niniwala lamang sa mga pamahiin, sa mga tao na niniwala sa ritual, sa mga tao na niniwala sa mga sinaunang or kapanahunan ng mga ginagawa ng mga tao. At ako'y isa sa mga taong yun na niniwala sa mga sinaunang panahon. At ako ay naniniwala sa mga engkanto, sa mga pamahiin, sa mga ritual, eh naniniwala ako sa mga ganyan guys kasi ako mismo ay nasaksihan o nakakita ng mga ganyan. Ako ay makalumang tao. Yun na yun guys. Pero sa video ito ay isang negatibong tao. Kung ikaw ay tao hindi naniniwala sa mga pamahiing ito ay mag-skip mo na lang ang video ito kung ayaw mong mapanood yung video ko at hindi kita pinipilit na manood sa video ko ito. So guys, sa paglilipat ng bahay ay mga bago ay sa paglilipat ng bahay ay mga pamahiin tayo o may mga pangpaswerte tayong dapat gawin para may mga papaswerte tayong gawin bago tayo lilipat o bago tayo papasok sa bagong bahay natin. And nung may partner pa ako, yung may asawa pa ako dati nung bagong lipat kami, yung unang ginawa namin yung unang pinasok namin ay bigas, asin at tubig. Yun guys. Kasi matagal na yun na nangyari, so may mga bagong na idagdag sa mga pamahiin, sa mga papaswerte sa paglilipat ng bahay natin. So ang una pag naglilipat pala ng bahay guys, sabi ng feng shui expert ay yung karamihan kasi dapat full moon. Sa paglilipat pala ng bahay guys ay dapat bago, lahat bago. So ang dapat pala ang tamang paglilipat ng bahay ay new moon. Yun pala yung pinaka mas mabisang paglilipat ng bahay guys niya ay new moon kasi nga bago, so dapat new moon. Yun yung sabi ng feng shui expert. Dapat new moon ang paglilipat ng bahay at dapat morning. So dapat maganda pala pag umaga po tayo maglilipat sa bagong bahay natin at dapat hindi siya aabot talaga ng PM, hindi siya aabot ng 12. Kailangan morning lang tayong, kailangan AM lang tayong maglilipat sa bagong bahay natin. Ulilipat sa bagong bahay natin. Dapat, ano talaga, morning lang talaga guys. And, sa Chinese feng shui expert, sa Chinese guys, yung unang-unang
ipapasok nila sa bahay nila ay marami namang red lantern guys na nabibili mga Chinatown o kahit naman saan kang pumunta, marami ka naman nakikitang mga red lantern, no? Ayun yung unang-unang ipinapasok sa mga Chinese pag lilipat sila sa bagong bahay, yun yung unang-unang pinapasok nila ay yung red lantern. Yun yun, guys. And then, sa atin naman, nasa sa inyo kung bibili din kayo ng red lantern, guys, o kung susundin nyo yung sa Chinese na pamamaraan. Yung sa amin kasi, yung paglilipat namin, ang unang-una ay yung bigas. Kailangan punong-puno ng bigas. Yung bigas kasi daw ay yung simbolo ng kasaganaan para hindi tayo maubusan ng mga kakainin. Para abundant tayo ba, ganun. Yung bigas at saka yung asin. Yung asin kasi para nag-a-attract yung nag-a-attract ng mga negatibong energy para maging maaliwalas yung pagpasok ng mga swerte sa bahay mo. Yun yung at dapat guys yung bagong billing, as in huwag yung gamit na sa kusina tapos yun yung ipapasok to. Kailangan bago yung asin na ipapasok yung bagong bili, yun yung dapat ipapasok yung sa bahay nyo. At saka yung pangatlo ay yung tubig. Kailangan yung baso, yung punong-puno na tubig, hindi kaya yung pitcher. Kailangan maraming tubig para yung pagpasok nyo sa bahay, kailangan maaliwalas, kailangan clear, kailangan yung malinis yung puso't isipan mo na papasok ko dito sa bagong bahay natin. Yun yung simbolo ng tubig. At saka ito, kung kaya nyong punuin yung refrigerator nyo ng pagkain, gawin nyo po siya. Kasi sabi ng feng shui expert, yung pag kaya mong punuin yung refrigerator nyo ay simbolo yun ng kasaganaan, simbolo yun ng abundant. Kailangan hindi ka mauubusan, punong-puno yung ref nyo pag lilipat kayo sa bagong bahay nyo. And susunod, tapos na yun sa mga kusina. Susunod naman guys ay yung sa kwarto. Kailangan yung mga punda, yung mga kubrikama, yung mga komot, kailangan guys bago 'yon. Wag niyo gamitin yung mga ano na yung mga luma. Kasi hindi daw 'yon nakakaganda sa paglipat ng bagong bahay niyo. Kailangan lahat bago, and huwag ipapasok sa bahay yung may mga lumang yung mga huwag ipapasok sa bagong bahay nyo yung mga gamit na may sira-sira na o yung mga mop na hinga, guys. Lahat ng bagong gamit ipapasok muna sa loob ng bahay, at yung mga sira itapon na, yung mga hindi na talaga kayang gamitin, huwag nang ipasok sa bahay. Kailangan itapon na siya. And ito guys, gawin nyo na lahat ng ritual o ipasok nyo na lahat ng mga gamit na bago. Gawin nyo na lahat, pero wag na wag nyo itong gawin. Kailangan pagpapasok kayo sa bahay nyo, kailangan wag na wag kayong mag-iisip ng masama. Bawal ang negatibo sa araw na yon sa paglipat ng bagong bahay nyo. At bawal ang mga bad words sa araw na yon sa paglipat ng bahay nyo. O sa araw-araw, bawal ang bad words, guys. Iwasan mong uminit yung ulo mo sa paglilipat ng bahay, kasi hindi maganda at nakakasira yun sa lahat ng gagawin mo. Pag mainit kasi yung ulo mo, pag nag-iisip ka ng masama, nakakasira yun sa lahat ng mga ginawa mo sa araw na ito. Lahat yun mawawala pag nag-isip ka ng negatibo. Kailangan pagpapasok ka sa bagong bahay mo ay
talagang yung mind mo talagang ano lang, very positive lang. Kailangan ano, wala kang iisipin kundi masaya. Kailangan ano lang, lahat negatibo lang. Wag kang mag-iisip kung anong masama sa sa araw ng paglilipat nyo. Yun yung pinaka-importante, guys. Kailangan wag kang mag-isip ng masama sa araw na iyon sa paglilipat mo, kasi masisira lahat ng ginawa mo sa araw na iyon. So, ito, yun yung guys, wag kailangan sa paglipat ng bahay nyo, kailangan maging positibo tayo, and bawal na bawal yung bad words, kasi lahat ng mga nagawa mong ritual, lahat ng nagawa mo, kung anong ginawa mong nauna, ay wala. Masasayang yung ginawa mo, guys. So, advice ko, guys, sa paglipat ng bahay, kasi ako mismo ay naranasan ko na yun, yung mga paglilipat ng bahay. Naranasan ko din yun, yung ano naggawin, kasi naniniwala naman ako sa swerte, at naniniwala ako dyan sa mga guide na mga ganun. At walang masama kung maniniwala tayo, guys. Walang masama kung gagawin natin, as long as di naman tayo nakakasakit ng mga tao, at wala naman tayong naaapakan na tao. And yeah, I think yun lang yun, guys. And marami ako na gagawin the next day, kasi okay naman na ako ngayon. So, yeah, yun lang yun, guys. And thank you for watching. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video ko, guys. And yeah, that's it, guys. See you next time. See you sa next video ko. And have a good day. And don't forget to smile, guys. Bye-bye.